Aleluya, aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang kumakain ng aking dama at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. Sabagat ang aking naman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking naman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuturi ka namin ng Panginoong Jesucristo. Magsiupo siya. Mga batang tatanggal ng unang komunyon, bakit kayo narito? Bakit kayo narito? Para pag-first communion. Sinong dadanggapin ninyo? Si Jesus. Nainiwala pa kayo na si Jesus ang tinatanggap ninyo? Sa banal na sakramento ng komunyon? So bahagi yung kung saan ay makita natin. Siguro sabihin ni Kay, eh Father, tinatanggap namin naman si Jesus. Tinatanggap namin si Jesus na Panginoon at Diyos. Well, kanina ko ay sa ating banal na pagdiriwang ng misa sa pagpapahayag ng kanyang salita ay tinanggap na namin si Jesus. Si Jesus ay naroon sa kanyang salita, sa kanyang pinahayag sa banal na kasulatan. Naroon sa Jesus. Kaya nga, ang sabi sa inyo kanina ay ang salita ng Diyos. Anong sagot niyo kanina? O, salamat sa Diyos. Kasi napakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Kahit na huwag yung nagbasa ay kapwa rin ninyong mag-aaral, kapwa rin ninyong tatanggap ng banal na komunyon. Pero ang Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero dito ngayon sa pagtanggap ninyo ng banal na komunyon ay tatanggapin natin si Jesus. Tatanggapin natin siya, yung real presence of Christ. Ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng tinapay at ng alak. Anyulapan, tinatanggap natin siya sa tinapay. Pero ang tinatanggap mismo natin ay ang katawan at dugo ni Nino. So bakit natin tinatanggap ito? Kasi anong sabi ni Jesus? No? Ang kanyang utos sa atin ano? Ay kain ninyo ang aking katawan at inumin ninyo ang aking dugo. No? Yun yung hamon na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa lahat ng sumusunod sa kanya. Yun ay una niyang ibinigay sa tinatawag natin uli hamunan. Yung ibanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Kaya ano sabi ng buong kapal? Tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito na ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaparito. So, panyaya ako na kung saan ay pinamanig
din natin, katulad na narinig natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon na buhay na wala na. So kung itusin po ay ipinangako na sa atin ng Diyos ang kanyang kaharian na kung saan po natin managkuhan ang buhay na walang hanggang kailan kung tayo ay pininyagan. Mula kung tayo ay pininyagan, pinangako na tayo ng Diyos na ano? Buhay na wala hanggang. Pero para kung maging maliwanag sa atin na ang buhay na wala hanggang na yan ay tunay na nakabukas sa ating pagdating ay tuwing tayo ay natanggap ng kanyang banal na katawan at dugo bilang patuloy na amo na ibinibigay ni Jesus, no? Sa bawat isa sa atin. Kaya, patuloy nga itong nananampalataya. Ang taong ito ay kinakailangan natin na makita sa Jesus. Palagi natin siyang nakakasama. Tinatanggap namin siya. Hindi lamang sa Espiritu. Ito'y tinatanggap natin siya sa katawan at dugo. Kaya po, kapag may magtanong sa inyo, kung isa may mga nagtatanong, ikaw ba'y ligtas? Ikaw ba ay ligtas na? Anong dapat na sagot natin? Kapag may tanong sa atin, ikaw ba ay, are you saved? Kayo ba'y ligtas? Anong dapat na isagot natin? Hindi kayo may ligtas. Hindi yung may isagot. Hindi kayo ligtas. O, tas ako may naligtas? Wala. Sino ligtas ako may hindi ligtas? Wala rin. So, tayo ay iniligtas ng Diyos. Naniniwala ba kayo na iniligtas kayo ng Diyos? Iniligtas ba kayo ni Jesus? Iniligtas tayo doon sa kanyang pagkamatay kuling pagkabuhay. Kailan natin mo na tinanggap sa sakramento na binyag. To maintain na tayo ay tunay na ligtas sa harapan ng Panginoon. Habang tayo naglalakbay sa daigdig na ito ay sa pamamaraan ng pamamaraan. Kapag tinatanggap natin ang katawan at dugo ng ating Panginoon Yesu Cristo. No? Kaya pag sinabi ng iba na, are you saved? No? Ligtas ka ba? Yes, ligtas ako. Bakit? Dahil tinatanggap ko si Jesus. Hindi lamang, ha? Hindi lamang sa salita. Kung tinatanggap ko si Jesus, sa kanyang katawan at dugo. Eh siguro sabihin niyo, Father, eh, wala kaming alam. Ang tinatanggap lang namin ay yung tinapay. Huwag natin kalimutan, no? Na kapag nandun yung katawan, no? Nandun din ang dugo. Kapag ang katawan ay wala ng dugo, anong tawag mo na doon? Abang kayo na yun, no? Hindi na buhay yun, no? Patay na yun. So, kahit nung tinatanggap natin sa Jesus, sa ano ng tinamay, nandun din yung kanyang dugo. Kasi yun ang kanyang katawan. Buhay na katawan. So, ang tinatanggap natin, sino ang tinatanggap natin sa banal na kumunyon? Sa Jesus. Ang kanyang katawan at dugo. Hindi lamang ang kanyang Espiritu. Hindi lamang ang kanyang salita. Kaya ngayon munang pagdiriwang ng misa natin ay ang salita ng Diyos. Tinanggap na natin si Jesus
sa kanyang salita. Yung iba natin mga kapatid, na mga hindi katoliko, tinatanggap lang nila si Jesus sa salita. Tayo, hindi lang natin tinatanggap si Jesus sa salita, kunit sa kanyang katawan at dugo na ibinibigay sa atin sa banal na pagdiriwang na misa. Kaya kung ito yung kahalagahan ng misa, bilang may kamaantas na panalangin, kaya po natin pinapahalaya na kung saan ay sa pinag-uutos ng Diyos. Alam niyo ba yung utos ng Diyos? Mukhang di ata alam. Alam niyo ba yung utos ng Diyos? Hello? Hi? Alam niyo ba yung utos ng Diyos? Ilan ang utos ng Diyos? Sampung utos na? Alam niyo ba yung sampung utos ng Diyos? O, tingnan na natin. Sabay-sabay. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Number two, sabay-sabay. Okay. Sabay-sabay. Number two. May karugtong kulang. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos. Kulang yun. Ang ginagawa natin ang pangalan ng Diyos eh. Pero ang kurto, wala kabuluhan. Huwag mong kalimutan na ulit. Number two. Very good. Number three. Number three. Oh, number three. Number three. Yan pa lang din ang punto ko eh. Yun yung panakakalimutan nyo. Yung sinasabi yung number four. Number three. Nako. Nakalimutan yung number three. Ayun, number three. Ano number three? Ano number three? Yun. Magsimba ko. At? Magsimba. Yeah, welcome, Bakiyabi,
Kailan kayo, dito
Mga bata, kailan kayo makakatanggap? Kailan kayo hindi makakatanggap ng kumunyon? Every Sunday, pwede na kayo tumanggap ng kumunyon. O every time na kayo ay pagdiriwang ng misa, pwede na kayo tumanggap ng kumunyon. Maliban lamang sa dalawang pagkakataon. Ano yung dalawang ito? Hello? Nakikinig po ba kayo? Kailan kayo hindi pwedeng tumanggap ng kumunyon? Kapag kayo ay una, may malaking kasalanan. Kaya natin masabi yung maraming kasalanan. Kapag kayo ay lumabag sa 10 utos na agutusin, meron pong isa, 8 Beatitudes. Kaya lang hindi natin sa ulat yung 8 Beatitudes. Ako'y magpapalagay pa dyan ng isang tablet na 8 Beatitudes kasi yung 10 utos ng Diyos, yan yung law of the Old Testament. Yung law of the New Testament ay yung 8 pagpapala. Kapag hindi yun nagagawa yun, hindi kayo papagpapala. So kapag hindi nyo ginagawa yung 8 pagpapala, ay di wala kayong pagpapala ng Diyos. So, kayo yung dalawang yun ang pasiyan natin. Kaya kung kayo ay mayroong kasalanan malaki, para kayo makatanggap ng kumunyon, yung dumabag kayo sa pumunos ng Diyos, hindi nyo nagawa yung 8 pagpapala, anong gagawin ninyo? Kanina, anong ginawa ba ninyo kanina? Bago mag-misa. Bangon-misa. Marunong ba kayong mag-misa? Huwag niyong kalimutan yung inyong natutunan sa bangon-misa. So, kung tayo babak, may kasalanan ng malaki, kayo ay mangungo-misa. Meron bang isa na hindi kayo pwedeng tumanggap ng kumunyon? So yun na, kapag kayo ay may malaking kasalanan. Kapag may malaking kasalanan, mangungo-misa, as soon as possible. Yung pangalawa, ano yung pangalawa kung kailan hindi kayo pwedeng tumanggap ng kumunyon? Kapag kayo ay kumain o uminom maliban na tubig, gaano ka magkaroon bago mag-misa o bago mag-kumunyon? Isang oras bago mag-misa. So wala mo nang kakain. Wala mo nang iinom ng soft drinks. Huwag mo nang iinom ng palamig. Huwag mo nang mag-candy. Huwag mo nang mag-juicy fruit. Na, gaano ka magal bago mag-kumunyon? Gaano ka magal? Isang oras. Ang tawag natin ko ay isang oras na pag-aayuno. So, wala kayong kasalanan malaki? At kayo naman ay hindi kumain at uminom isang oras bago magkumunyon, kayo ay magkumunyon. Bakit? Sinong tinatanggap ninyo sa kumunyon? Si Jesus. Gusto niyo bang tanggapin palagi si Jesus? Bakit gusto na niya palagi tanggapin si Jesus? Sapagkat, nasa kanya ang buhay na wala hanggan. Yun yung ganap tayo kamahal ng Diyos. Kaya po ngayong taon na ito, pinamamanik sa ating ang taon ng kanyang dakilang awa. Na ano? Ay biro mo, Diyos. Pinapaalala sa ating Diyos na naging tao. At ang Diyos na nasa ginda natin. Para ano? Matanggap natin. Makasama natin
si Jesus. Kaya mamaya, kapag magkukumunyon kayo, kapag sinabi ng pare, katawan ni Kristo, ang sasagot ninyo ay, anong ibig sabihin ng amen? Anong ibig sabihin ng amen? Translation sa Tagalog. Sa English, so be it. Sa Tagalog ay, siya na nga. Siya na nga. Ibig sabihin, oo. Yung mas madali na rin maintindihan kapag sinabi na katawan at dugo ni Kristo o katawan ni Kristo, ibig sabihin ng amin ay sumasampalataya ako. Naniniwala ako na sino ang inyong tinatanggap ay si Jesus. Kaya babanggitin niyo yung salita amin. Pagtanggapin niyo kay Jesus, siya kayo pupunta sa inyong lugar. No? Pagkatapos kayo ay luluhod. No? Luluhod. Sinong kakausapin ninyo? Si Jesus. Kasi kasama na ninyo si Jesus. So naandun siya habang nandyan pa yung kanyang yung tinapay. Habang hindi pa nalulusaw. Nalulusaw, nandiyan pa si Jesus. Nandiyan pa yung kanyang katawan. Hanggang hindi yan nalulusaw sa inyong bibig. Kaya, gamitin ninyo ang pagkakataon. Kausapin ninyo si Jesus. Doon kayo magsumbong kay Jesus. Kumisa, marami kayong gusto isumbong. Nasumbungan na natin ang lahat. Kumisa, hindi natin sinasabi kay Jesus. Isumpong natin kay Jesus. Doon tayo magkwento. Kwentuhan natin sa Jesus. Panginoon, ito po ako ngayon. Nasa inyong harapan. Pakinggan niyo ako. At nawa, mapakinggan ko rin kayo. So yan ay binibigay sa atin dito sa banal na pagdiriwang na Misa. So yun po nawa, ang bigyan natin ang ibig ng pagkakalaga. At sana po, mula po sa araw na ito, every Sunday, ay kayo ay sisipa. At kung wala kayong adla, sabi nga natin, dalawa lang yung pwede maging handa. Una, ulitin natin, ano yung unang handa? Kapag kayo ay may kasalanan, malaki. Pangalawa, kapag kayo ay kumain o uminom ng anuman, mayroon lamang isang isang maliban sa tubig. No? So, kung wala kayo kasalanan malaki, kung hindi kayo kumain na isang oras, tanggapin ninyo si Jesus. Kasi gusto ni Jesus na kayo ay kanyang makasama. Hindi lamang sa Espiritu, hindi lamang sa salita, ngunit katawan at dugo. So ito ang idulog natin sa rambo ng buong ikapan. Pagstayo ngayon,
o pakipasa sindi ng kandila. Yan ang liwanag ni Kristo na tinanggap natin nung tayo'y binyagan. Mga bata, ngayon ay muli ninyong tatanggapin ang pangako ng binyag. Dahil nung kayo ay binyagan, ang inyong mga ninong at ninang ang sumagot sa inyo. Kaya ngayon, ang ating simbahan ay muli kayong tatanungin at kayo na mismo ang manangako para sa inyo sarili. Mga bata, handa na ba kayong sumagot? Parang hindi naman kayong daw sumagot eh. No? Mga bata, handa na ba kayong sumagot? Itinalakbir ba ninyo si Satanas? Itinalakbir ba ninyo ang kanyang masamang gawain? Naniniwala ba kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Naniniwala ba kayo na sa tuwing ipinagdiriwang ang banal na misa ay tinatanggap natin ang katawan ng dugo ni Jesus? Naway tulungan kayo ng